Great and happy morning sa inyo pong lahat, mga kapatid. Muli na naman tayong inaanyayahang makipag-ugnay at makinig sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng tinapay ng buhay tuwing araw ng Lunes. Halina't magpanibagong lakas, muli po tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng buhay. Ang atin pong refleksyon sa umagang ito ay pinamagatan kong When Facing Life's Trials and Pressures. Ang atin pong batayang teksto ay mula sa aklat ni Santiago o James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito po ang napili kong teksto at refleksyon, mga kapatid. Pagkat napapanahon po, hindi lingid sa atin na halos sabay-sabay at patung-patung na ang ating mga kinakaharap ng mga pressures and trials sa anumang aspeto ng buhay. Pakasakali po makapulutan natin muli ito ng aral para sa ikatatatag ng ating buhay pananampalataya. Sa buhay po nating mga tao, hindi po maiwasan ang mga test, trials o pagsubok. Sa pamilya, sa karir, sa mga mag-asawa, sa mga magkasintahan, sa trabaho, sa mga magkakaibigan, sa iglesia, sa bayan, sa bansa, sa buong mundo, sa mga businesses, at marami pa pong iba. Ang buhay natin ay buhay na kung nang tinitingnan natin isang takbuhin, running the race. At ito po ay ginagamit na ilustrasyon sa buhay Kristiyano. Kapag sinabing takbuhin, ikaw ay nasa isang labanan o paligsahan. Race has a beginning but requires perseverance to reach the end. Marami pong mananampalataya ang hindi ito nauunawaan. Habang ikaw ay nasa takbuhan, maraming pressures, iba't ibang pressures, nakaka-pressure yung mga katabi mo sa pagtakbo, nakaka-pressure yung nakikita mong mas mabilis sila kaysa sa iyo, mas mabilis silang kumilos kaysa sa iyo. Hindi ko na po iisa-isahin pagkat alam po natin kung ano-ano ang mga pressures na ito. Kapag may pressure po, pinapabilis nito ang takbo ng ating buhay. Hindi pwede tayong paupo-upo lamang na walang pagkilos na ginagawa. Hindi pwede ang babagal-bagal. Kailangan may pagkilos ng may pagmamadali. At ang pressures din daw po at o mga trials ay isa sa nagpapaganda sa ating mga buhay. Bakit po nasabi ito? Maaring sabihin po ninyo na mga trials na nga, pagsubok na nga, magpapaganda pa ba sa buhay? Nagbibigay pa ba ng kagandahan sa buhay natin? Hindi ba't kalungkutan? May mga trials at pressures po na lamang na nakaka-alarma, nakakawindang, nakaka-stress, nakapagbigay dag sa ating buhay, sakit sa ating mga puso, at kabigatan. Ngunit kapag ito ay iyong napagtagumpayan, may dulot po itong mabuti sa ating buhay. Dahil mayroong tayong lessons na natutunan. Kaya habang dumaraan tayo sa mga trials at pressures, kailangan natin ng tiyaga, pagkat ang katiyagaan ay nagde-demonstrate ng ating pananampalataya na tunay, o tunay na pananampalataya, tapat, matatag, at malalim na pananampalataya. Tulad po ito sa ginto, dinadalisay ito sa pamamagitan ng apoy, upang masubok ang kanyang pagiging ginto. Sabi po ni Confucius, "A gem cannot be polished without friction, nor a man be perfected without adversity." Ibig sabihin lamang po ng mga trials at pressures ay dumadalisay sa ating mga karakter o pagkatao. Kaya kapag tayo po'y dumaraan sa mga ito, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil alam nating hindi tayo binibigyan ng Diyos na hindi natin kaya. Kung atin pong babasahin ang aklat ni Santiago sa chapter 1 verses 1 to 16, sinasabi niya na mga trials o pagsubok ay hindi masama, kundi bahagi ito ng layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano bang layunin ng Diyos? Nais ng Diyos na ma-develop ang ating mga attitude at karakter sa pagiging matiyaga. Dahil ang buhay po sa daigdig na ito na ating ginagalawan ay nangangailangan na mahabang-mahabang pagtiyaga. Ang mga trials po sa ating buhay ay bahagi ng ating paglago. Personal growth. Habang ating napagtatagumpayan ang mga trials sa tulong, biyaya at habag ng ating Panginoon, itinataas naman ito ang antas ng ating pananampalataya. Kumbaga po, hindi nananatiling level 1 lamang, kundi nagle-level up pa ito. At ito rin po ay nagbibigay sa atin ng biyaya at maraming pagpapala.
At kapag nag-level up ito, another series of trials ang ating pagdadaanan. Kung kaya instead po na tingnan lamang natin na mahihirap ang mga trials na dumarating sa atin, atin din pong tingnan ito sa positibong side. Ito ay isang magandang opportunity sa ating paglago. Wala pa pong hindi napagtatagumpayan ang isang Kristiyano, lalo na't ikaw ay tapat sa iyong pananampalataya sa Panginoon. At sa bawat pananampalatayang sinusubok, magre-resulta po ito sa ating pagpupuri. Tayo magpupuri sa Kanya, bubukal sa ating mga puso ang pagpupuri, magpapasalamat sa Kanya, pagluluwalhati sa Kanya, na Siyang umaagapay at nagiging tapat sa atin sa bawat araw. Siya ay nahahayag at naluluwalhati sa pamamagitan ng ating mga buhay patotoo. At dahil sa ating Panginoong Kristo, kahit may mga pagsubok o trials tayo, may kagalakan pa rin tayo na magpatuloy sa buhay. At ipagkakalob sa atin ang ipinangakong gantimpala ng buhay, the crown of life. Sabi po sa Revelation chapter 2 verse 10, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." So ibig sabihin mga kapatid, ang ating buhay, takbuhin buhay bilang pananampalataya, hindi po natatapos hanggang sa matapos ang ating buhay. Counting trivia po mga kapatid, ang Greek word Stephanus meaning the victor's crown. Ang wreath po ay binibigay sa mga winner sa paligsahan o sa Olympic Games. Si Josephus po na isang Jewish historian, sinasabi niya na mayroong Greek Games kahit po sa Jerusalem sa panahon po ni Haring Herodes. Kaya si James po Santiago at ang mga Jewish Christians, alam nila ang patungkol sa victor's crown na ito na siyang binibigay na award sa mga nananalo sa laro. So, sa usaping pong buhay pananampalataya, ang crown naman ay tinutukoy nito ang buhay na walang hanggan. Ang sinumang nagtsatsaga sa kanyang pananampalataya hanggang wakas ay magkakamit ng putong ng buhay. Para pong sa paligsahan o sa laro, kung magtatagumpay ka, of course may reward ka. At ganito rin po sa buhay pananampalataya. Alangan naman pong may reward ang hindi naman sumali sa paligsahan at nagpursiging makapanalo. Parang wala pa po yata akong nariringgan na ganoon. Maliban na lang po kung mayroong dayaan. Ano. Pero siyempre po sa buhay pananampalataya at gusto mo makamtan ang putong ng buhay, ay hindi po pwede ang dayaan. Alam ng Panginoon kung sino ang nararapat para sa reward na iyon. Of course, sa sino mang mga umiibig at nagtatapat sa Kanya hanggang sa wakas, makatatanggap ng putong ng buhay. Kasabay po ng pag-asam natin na makamtan ang putong ng buhay, marapat na tayo ay kakitaan ng tunay at tapat na pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalatayang hindi sumusuko, ang pananampalatayang may katiyagaan sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa panahon po na tayo ay sinusubok, dalawang bagay lamang po ang pwedeng mangyari sa atin. Dadalhin tayo nito papalayo sa Diyos kung tayo ay susuko sa ating pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. O dadalhin tayo nito sa mas higit pang malalim o mas mataas na level ng ating pananampalataya. Ano po ang pipiliin natin? Ang pagsuko o ang magpapatuloy? Ang pagsuko ay kabiguan at kalungkutan ng hatid, samantalang ang pagpapatuloy ay pag-level up ng ating faith at pagkakilala natin sa karakter at pagiging Diyos niya sa ating mga buhay at mag-lead sa atin sa kadagumpayan at putong ng buhay. Kung napapagod na po tayo sa mga hamon at trials at pressures ng buhay, isipin na lamang po natin, kailanman hindi napapagod ang Diyos sa paggabay at pagbibigay niya ng biyaya, resources at ang mga habag niya sa atin upang tayo makapagpatuloy sa buhay na ito. Hindi po tayo sinusukuan ng Panginoon. Sino ba tayo para sumuko? Ipinagkakaloob na niya sa atin ang biyaya, habag. Saan pa tayo, mga kapatid? Ano pa ang ating hahanapin? Hindi ito may pagkakaloob ng sanlibutan ng mga material na bagay na mayroon tayo. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito sa atin. Sa bawat mga hamon po, trials at pagsubok na dumarating sa atin, dungeons and defeats in life, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Pagkat sa bawat yugto ng ating mga karanasan, siya'y laging naririyang umaalalay, nagbibigay lakas at katatagan upang magtagumpay.
Pasalamatan po natin ang mga biyaya na kanyang kaloob sa bawat pananatili natin sa ating pananampalataya sa kanya. Maging sa mga panahong halos din na natin maaninag ang ating mga paghakbang, ngunit nagtitiwala tayo na akayin tayo habang dumaraan sa mamabibigat na mga hamon at dadalhin tayo sa ligtas na lugar. Mga kapatid, rejoice in the Lord always, kahit pumatbat tayo ng mga hamon at trials ng buhay. Ito po ang key para po tayo ay mayroong kapayapaan habang naglalakbay sa daigdig na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Thank you very much muli, mga kapatid, sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa atin pong tinapay ng buhay. Nawa sa inyong mga gawain at trabaho sa maghapon ay mabigyang kagaanan. Ang bawat pasanin ay ibigay ng Panginoon ang kagaanan at samahan nawa kayo ng ating Panginoon. Igawad ang kanyang pag-iingat at pagpapala sa inyong lahat. Hanggang sa muli, bye-bye!